What's up mga ka-chances? Narz-Ph nga pala. Quick update lang tayo sa mga feeders project natin. Successful sila and matured and tumami na sila. Ang main goal from our previous vlog na maging sustainable ang feeders natin, nangyari na. Wala talagang imposible sa mga taong may passion sa mga ginagawa. Samahan na din natin ang dasal sa taas. So what we have here is yung malalaking ipis natin, yung Madagascar hissing cockroach. Nanganak na din sila. Nice. Oatmeal ang feeds na nilalagay ko to make sure niluluto ko muna or pinapainit para walang mga mites or yung mga maliliit na parang puti kasi kinakain nila yung mga itlog ng mga Madagascar hissing cockroach. Surprise, natin. Motherfucker. So, ayan. And nilalagyan ko na rin ng tubig to make sure na hindi sila ma-dehydrated. Total 9 yung mga anak ng hissing cockroach natin. Unfortunately, namatay yung mga parents nila. Di ko alam kung saan ako nagkulang. If ever man may advice kayo sa akin, let me know in the comment section below. Hindi naman ako nagkulang, kompleto sila. Twice a week ako magpalit ng mga gulay or prutas na nilalagay ko sa kanila. I just really don't know or hindi ko ma-figure out kung anong mali. Todo research na rin ako sa YouTube kaso parang kulang pa rin. So sa mga may experience dyan, I'm seeking for your help. So ayan, nililinisan ko rin sila ngayon to make sure na malis yung mga molds. Yung aquarium pala yan guys, meron yan vaseline sa taas to make sure na hindi sila maka-climb up sa surface. Ayoko naman na puro malalaking ipis yung andito sa boarding house, if ever man. So ayan, yan yung mga total na anak nila. And next is yung mga dubia roaches natin. Inayos ko na, tinapon ko na yung previous na pinagkainan nila. Then nilalagyan ko ng fresh na oatmeal with mixed feeds. As you can see guys, lahat ng mga nymphs, mga sub-adult na dubia or yung mga nymphs before is naging sub-adult na, and lahat ng mga na mga naging sub-adult is naging matured dubia na sila. And hopefully makapag-produce na tayo ng mga baby dubia for the next succeeding month. On that way makabili na tayo ng bearded dragon natin. Yun lang naman yung hinihintay kong update eh. Once na alam ko nang nag-produce and sustainable na lahat ng feeders natin, that's the time na I add bearded dragon. I've done my research doon and just to make sure na ma-provide natin yung complete care doon sa bearded dragon na yun. So yan, ang dami nila. And yung problemado ako dati dahil wala akong mail na makita, ang dami na ring mail. Sakto lang yung proportion ng male sa female. And I'm very, very thankful.
Well, nag-try ako mag-attempt. Nag-try ako mag-attempt magbigay ng treat to my female leopard gecko, medusa, kaso parang wala siya sa mood kumain. Siguro malapit na itong mangitlog eh. Kasi pinag-mate ko na sila kay Charmander. And next ko is yung mga beetles natin, from Superworms to Beetle. Napaka na-shock ako sa improvement nitong mga beetles na to. Way back before, wala akong makita kahit anong signs ng pangingitlog nila or mga Superworms. But this goes by, na-shock ako dito sa improvement ng mga beetles na to. Kasi before, wala talaga akong makitang mga Superworm. Hindi sila nag-produce. Nawawalan na rin ako ng pag-asa. Baka mali yung mga pinaglalagay ko, ginagawa ko. Through research, to be exactly almost a month or 2 months from Superworm to Beetles, then bago sila mangitlog and makapag-produce ng Superworms na feeder. Tignan nyo, napakadami oh. Almost 2 months yung inabot na process niyan. So kapag bibili tayo, feeders sa mga breeder ng Superworm, kung kahit na konting diferensya lang naman, tapos ganito rin katagal yung ginugol nila, marami din pagkakamali mga yun, try to understand na lang. Let's just support each other, wag natin ito yung kapwa natin exotic keeper. So ayan, yan yung mga large Superworm ko. Yan yung mga large size, large to extra large Superworm ko. Sineseparate ko na sila. Yung mga feeder ko is, yung size nila is small to medium for our sling tarantula and gecko. Yan, no? Ang dami-dami na nila. So, let me know in the comment section below. Magbibigay ako ng 500 pieces Superworms as long as meet up and alam ko yung lugar. Igo-go natin. Just let me know in the comment section below, guys. So, that's it for today. Guys, abangan nyo yung next video ko. Yung pag-breed or pag-meet ng leopard. So that's it for today, guys.
So that's it for today, guys. Abangan nyo yung next video ko, yung pag-mating or breeding ng leopard gecko ko, si Charmander and si Medusa. And again, thank you all. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta. Don't forget to hit like and subscribe. God bless you all.